جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له. Okay, mga kabayan, mga ka-vloggers. So, alam nyo po, ang Al-Ula ay halos napapalibutan ng mga batong bundok. At marami dito yung mga bagay na nakikita natin sa mundo na korteng elephants, ganyan. Tapos meron din dito pinball. So dito, akitin natin. Dito mga kasama natin sa taas. Pili kayo sa mga bowling ay magbintay nyo dito yung pinball. Malayo-layo pala. Akin na Hindi mo kailangan yung kababayan natin, Binigyo. Mga guys, mayroon tayong mga kababayan dito na nagtutur. So, ipakita mo mga kababayan natin. Yan, yung mga kababayan natin yan, mga nagtutur yan. Tagalo at Tagalula, si Ustad Kanor. Ayan. Ito, Tagatabu ko ba yan? Tagatabu ko mga iba. Ayan. Tagalula. Yung mga doon, sa mga sasakyan doon sa Mandaroon, Tagariyan. Tagabikon ako, Tagabikon. So, wala tayo dito sa Pilipinas. Nandito tayo sa Al-Ula, Kingdom of Saudi Arabia. Ah, sige. Ang photographer mo. Kala ko tour guide ka doon. Ha? Okay, so, alhamdulillah, nakakating tayo dito sa Tuktok. Okay? At mayroon pa tayong isang tuktok dito. Kung pinakalagyan niya ay yung pinball. Kung mahilig kayo sa bowling, yan o. So, korting pinball siya. At kung makikita nyo mga guys, mga kabayan, dito sa baba, halos kapantay niya yung elephant mountain. Yeah. So, pag umakyat ka galing baba, approximately 10 to 15 minutes. Okay, approximately 10 to 15 minutes yan, hanggang sa baba. So, nag-enjoy mga kabayan natin dito na mag-picture taking. Okay. Okay. Ay nako, nasira ng Adamin. Ah.
تطلب نفس له طاعة ويبلغ. Okay, so guys, nandito na tayo sa ilalim ng pinball. Sabi nga ni Ustad Canor ay hindi ka mapupunta ng Alula, parang hindi mo napunta ng Alula kapag hindi mo pinuntahan yung site nito. Ano pa mayroon sa site nito? Kung makita nyo mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya Islam, napakagandang view dito sa baba. Mga taniman ng mga dates, nandyan yan. Okay. At yung daan na nalagpay natin kanina mula sa baba, makikita din doon. At makikita iba't ibang klase ng bugis ng bundok. Yan sa baba. Ito ang tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang pinakamagaling sa lahat at pinakadakila. Dahil ang tao hindi niya kayang gawin ito. Niya kaya gawin ng tao ito dahil napaka-perfectong pagkagawa. Okay? So, alhamdulillah, ito ang patunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakadakila sa lahat. Okay? Okay, mga kapatid. So, yan. Nakapagin natin ng mga at Bangladesh. Sige, isa-isa kayo mag-picture dyan, boss. Ustad Canor, mashallah. Shoutout din sa mga kapatid natin na taga Medina. Diyan si Dr. Uthman. Okay. Shoutout din ang kapatid natin na nakakuha ng kakanina pangloob, si Brother Bashit at si Brother Jamil. At shoutout sa mga taga Medina na hindi pa nakapunta dito sa may pinball. Okay. So, punta dito. Assalamualaikum mga ka-vloggers. Dito na tayo sa mountain peak ng Al-Ula, Medina, Saudi Arabia. Ito yung isa sa mga pinakamataas na lugar ng Al-Ula. Okay? At sabi nila, itong kinakatayuan ko ngayon ay isang dead mountain. Kaya naglagay sila ng mga tourist attraction dito. At kung makikita nyo sa baba, ayan, makikita mo ang buong Al-Ula. Ayan, subhanallah, napaganda ng tanawin. Mga bundok kanina na nakikita natin ay narating natin ang kanyang rukruk o kaya taas. So, ayon sa aking pagkakalaman, mga kababayan na nanonood ngayon, ito ang ating Al-Ula. Mountain peak. Mountain peak ako. Nasa may mountain peak tayo ng isang dead mountain sa pinakamataas na lugar dito sa Al-Ula. At kung makikita nyo, yung tinuturo ng aking daliri, yan. Ang tawag dyan ay Didan. Yan ang unang pangalan ng Al-Ula. So, kung makikita nyo, kung napunta na kayo na Madain Saleh, yung mga naukit na may mga bahay dyan sa magilid niya, yung mga old houses noon ng panahon na mga nanirahan dito, mga tao nanirahan dito. At yung pangalawa, kung makikita nyo yung mga bahay ng mga mad houses, doon, sa may bahay doon, sa may masjid, yun ang kanilang mga pangalawang mga naging tirahan. So hanggang na-develop yung Al-Ula, nagkaroon sila ng karunungan at ito na sila, ito na ngayon. Okay? At yung bagong Al-Ula, mukha ng mga Al-Ula, mashallah. Okay? So ito na, Sheikh, no? Dira, yan. Yung Dira. Tapos then, yung modern.
O doon, at yung pinaka-latest ngayon. Oh, kasi mga subdivisions, mga malalaking building na. Maganda na mga building. So makikita mo ngayon yung transition ng kanilang pamumuhay dito sa bahay pala at sa lugar. Kaya makikita mo yung iba't ibang klase ng pagdito ng kabahayan. At tingnan nyo, hindi lang mga kabahayan ang makikita natin mga kababayan, kundi mga pananiman ng mga dates. Dami mga pananiman ng mga dates dito sa upo. At ang bundok na ito ay nagsisilbing protection yan. Yung mga tao sa upo, ang bundok na ito nagiging protection nila sa malalakas na dito. Mga mangoes, mga oranges, kaya mamaya ipapakita tayo ni Ustad Kanor yung mga pandito, mga farm ng mga mango at mga orange. So subhanallah, habang lumilipas ang panahon at nakakaroon ng karunungan ang mga tao, ay nakikita mo yung kung gaano naging kaprogresibo ang pamumuhay ng mga tao from that mountain at yung mga buildings ngayon dito. At yung Tantura Park ay nandiyan sa banda yan. Okay? So, kaya ito, itong establishment na ito, tinan mo. Pero ang karunungan ng mga tao ngayon, ginawa nila ito. So, hindi pa natin alam kung anong darating na mangyayari dito sa Al-Ula. Okay? Okay, so, okay, so, okay, so, kayo, Benjamin. Huwag kayo masyari. Okay, so we are here at the old, ancient Al-Ula, which is known as Didan. That's the former name of Al-Ula. So, ito yung Didan, ang tawag sa lugar ng mga taong naninirahan dito sa Al-Ula. Kaya kung makikita nyo po, ay may mga butas yan. Yan po yung kanilang mga naninirahan. It's the same thing in Madait Saleh. Pagkakaiba lang ito ay hindi sila na-curse ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong naunang nabuhay dito ay mga hamut. So, ganito yung pamuhay nila. Yung mga early Arabian people. Tapos, habang nag-progress sila, nagkaroon sila mga madhouses. Ang progresibo na pamumuhay ng mga tao dito dahil sa bagong kalaman. Kaya may mga bagong mga building na pinapatayo dito sa may Tantura. So, kung makikita yung history talaga noong panahon, ay ito ang pinagulat ng mga tao mo. Kaya binabakuran ito kasi pretty preserved as one of the historical site ng Al-Ula. The same thing with the Madain Saleh. Okay? So this is just a brief